Kendrick Perkins, mga idol, meron ngang payo dito sa team ng Miami Heat matapos nga silang malaglag sa Eastern Conference Finals. Sabi niya ay kailangan na nga daw i-trade itong si Jimmy Butler dahil ang kanilang core ngayon, ang core ng Miami Heat, ay hindi nga daw mananalo ng championship. Kung gusto nga daw nilang manalo, mga idol, kinakailangan nilang i-trade si Jimmy Butler at mag-rebuild. Yan ang kanyang payo sa team ng Miami Heat. At obviously, hindi nag-agree ang most of the NBA fans. Malakas nga daw ang team ng Miami Heat, mga idol, at nakita nga daw ito natin sa regular season kung saan sila ay number 1 tapos umabot pa sila dito sa Eastern Conference Finals. Ang kinakailangan nga daw gawin ng team ng Miami Heat ay magdagdag pa ng tulong sa kanilang team. Isa pang all-star na magbibigay nga ng tulong kay Jimmy Butler para nga hindi lamang siya ang gumagawa, lalo na pagdating sa playoffs. Kaya nga't netong mga nakaraan, mga idol, lalo na nung nalaglag sila, ay panay rumor nga about sa pagkuha nilang kay Donovan Mitchell at nadadawit na nga rin itong si Bradley Beal. Pero anyways, mga idol, pag-usapan nga natin ang ating next balita na patungkol dito kay Bobby Portis at sa team ng Milwaukee Bucks. Mukha nga magtatagal pa itong si Portis, mga idol, sa team ng Bucks dahil nireport nga ni Mark Stein na expected na mag-resign itong si Bobby Portis ng multi-year deal sa kanya nga ang current team ngayon. At obviously, mga idol, maganda itong move sa team ng Milwaukee Bucks. Nakita natin ang tulong ni Portis, mga idol, hindi lamang sa opensa, lalo na sa pagtulong niya ng pagbibigay energy sa kanyang team, lalo na nung nanalo nga sila ng championship last year. Pero anyways nga, mga idol, pag-usapan na natin ang ating panghuling balita na tungkol nga dito kay Draymond Green at sa kanilang game plan para nga sa team ng Boston Celtics sa Game 2. Sabi nga nito ni Draymond Green, mga idol, sa kanyang podcast na ang kanilang rotation nga daw, mga idol, ang rotation ng Warriors ay hindi maganda. Mahirap nga daw na pangit ang rotation nyo sa court kapag kalaban nyo ang mga players na kagaya nila Tatum at Jaylen Brown na magaling sa pagsalaksak. Kailangan daw ay on point or maayos ang kanilang rotations or help defense kapag may sumasalaksak na Celtics player. At kahapon nga daw sa game 1, mga idol, ay hindi maganda ang kanilang naging rotation sa mga ganitong pagkakataon. Kapag nagawa nga daw nila ito ng maganda, mga idol, ang kanilang help defense, makapag-force nga daw sila ng extra pass leading sa mga tough shots na ititake ng Celtics player. Hindi na nga rin daw mauulit ang 15 out of 23 shooting kung magiging maayos nga daw ang rotation ng Warriors pati na rin ang kanilang help defense. So ang nakitang problema ni Draymond Green, mga idol, kaya nga sila natalo ay ang kanilang depensa against sa Boston Celtics at specifically, mga idol, ang kanilang help defense at pag-rotate ng kanilang mga player. Kaya naman, mga idol, sa Game 2, sabi na ito ni Draymond Green, dapat na ayusin na ito ng Golden State Warriors. Wala nang pagkakamali para nga mapataob nila ang team ng Boston Celtics sa Lunes. Pero anyways, mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa pahayag ni Draymond Green? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan ang alamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming kang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!